sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Mawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Mawit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong pinuspos ng malasakit sa kapwa-tao, ang paring martir na si San Maximiliano Maria Kolbe, na namintuhong masugid sa mahal na Birhen, ipinaglihi ng walang kasalanang minana. Pakundangan sa kanyang panalangin, kaawaan mo kami at pagkalooban ng kakayahang tularan ang iyong anak hanggang kamatayan. Alang-alang sa iyong kapurihan sa paglilingkod namin sa kapwa araw-araw, sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sumigaw ang Panginoon, "Hali kayo, mga itinalaga upang magpahirap sa lungsod. Dalhin ninyo ang inyong mga sandata. Mula sa pintuan sa hilaga ay pumasok ang anim na taong tigitigisa ng sandata. May kasama silang nakasuot ng kayong lino at may panulat sa baywang. Tumayo sila sa may altar na tanso. Noon, ang kaningningan ng Panginoon ay lumagay sa itaas ng kerubin sa may pagpasok ng templo. Tinawag niya ang lalaking nakadamit ng kayong lino at may panulat sa baywang. Sinabi niya rito, "Libutin mo ang lungsod ng Jerusalem at lagyan mo ng tanda sa noo ang lahat ng nagdadalamhati dahil sa kasuklam-suklam na mga ginawa roon." Sa iba naman, ay narinig kong sinabi niya,
sumunod kayo sa Kanya at patayin ninyo ang mga taga-roon. Huwag kayong magtitira maliban sa mga matatanda, may tanda sa noo. Patayin ninyong lahat ang mga taga-roon, matanda, binata, dalaga, babae at bata. Umpisahan ninyo sa santuwaryo. Inuna nga nilang patayin ang matatanda ng bayan sa harap ng bahay. Sabi niya sa kanila, "Parumihin ninyo ang templo at punuin ninyo ng bangkay ang patio. Lakad na kayo." Lumakad sila at pumatay ng pumatay sa lungsod. Ang kaningningan ng Panginoon ay umalis sa may pagpasok ng templo at lumagay sa ulunan ng kerubin. Lumipad ang mga kerubin kasama ang mga gulong at tumigil sa may pintuan ng templo sa gawing silangan. Nasa ulunan pa rin nila ang kaningningan ng Diyos ng Israel. Ang mga ito ay siya ring apat na nilalang na nakita ko sa may ilog Kebar at nalaman ko'y sila'y mga kerubin. Sila'y tiga-apat ng mukha at tiga-apat din ng pakpak at may mga tila kamay sa ilalim ng pakpak. Ang mukha nila'y tulad din ng makita ko sa may ilog Kebar. Kung saan gumawi yaong isa, ay doon din yaong iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan, magmula ngayon, magpakailanman. Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng poon pupurihing tunay. Siya'y naghahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Walang makatulad ang Panginoong Diyos. Nasa kalangitan, doon naluluklok. Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit, kanyang minamasdan. Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung magkasala sa inyo ang kapatid mo,
puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa nagtitipong simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat sanman may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Mga kapatid, ngayong araw po na ito, pinagdiriwang natin ang pag-alala sa isang banal na martir ng ating simbahan, si San Maximiliano Maria Kolbe. Hindi ko alam kung nakilala niyo siya. Siya po ay isa sa mga santo ng makabagong panahon sapagkat siya ay namuhay noong panahon ng digmaan, noong mga 1940s lang. At siya ay isa doon sa mga napunta doon sa tinatawag na concentration camp. Si San Maximiliano Kolbe ay kilala sa kanyang pag-aalay ng kanyang sarili para sa isa pang tao na dapat sanang mamamatay. Sa halip na yon, kanyang inialay ang sarili niya. Siya na lamang, tulad ng ating Pong Jesus Nazareno. Si San Maximiliano Kolbe ay paalaala sa atin na tayo rin ay maaaring maging katulad ng ating Panginoong Jesus sa pag-aalay natin ng ating sarili para sa kapwa. Siyempre, hindi naman tayo araw-araw hinihingi na ibigay ang buhay na literal para sa kapwa. Sumalit, ang pag-aalay ng buhay nangyayari sa bawat pagsasakripisyo na ating maaaring gawin para sa kapwa. Yung pagtitiis na pwede nating iukol na siyang tanda ng pagmamahal ni Kristo na walang maliw, na hindi nagbibilang, na hindi humahanap ng kapalit. Sa ating ebanghelyo, napakinggan natin yung isang mahalagang panawagan at napakahirap na gawain para sa bawat isa sa atin. Ito yung tungkol sa pagtatama ng isang kapatid na nagkasala. Madalas parang napakahirap gawin yan kasi ayaw mo naman. Madalas kasi pag itinama mo yung kapwa mo, halimbawa yung kaibigan mo itinama mo, anong mangyayari? Hindi lang siya magagalit sa'yo, kundi sasabihin niya rin, di ba ikaw din naman? Kaya tuwing nagtuturo tayo, laging natatakot tayo kasi tayo rin, alam natin may sarili tayong mga pagkukulang. Kaya nga sinasabi sa atin sa Ebanghelyo na ang pagtatama ng kapwa, isang mahalagang patotoo kay Kristo. Dahil hindi yan basta-basta. Upang maitama natin ang kapwa, una dapat may malasakit tayo sa kanila. Tunay na malasakit. Upang ang ating pagtatama, maramdaman nila na itinatama sila dahil sa pagmamahal natin. Hindi lang dahil nahuhusgahan sila. Kaya naman madalas kapag ikaw ay itinama at
masama ang loob mo, sumasama lalo ang loob mo kapag parang hinuhusgahan ka. O kaya ba, pag ikaw ay parang inilalayo mula sa komunidad. Subalit, ang sinasabi ng Panginoon, humanap lagi ng paraan para yung nagkasala, yung nagkamali, ay maibalik sa pamagitan ng ating pagpaparamdam ng ating malasakit at pagmamahal sa kanila. At sabi pa nga ng Panginoon, huwag natin tatantanan yung nagkamali. Parating ang paalaala sa kanila, hindi ng pagkakasala nila, kundi ang paalaala na naririto kami para sa iyo. Naririto ang simbahan para sa iyo. Kaya nga, sana sa pamagitan din ito, maging dugtungan tayo ng Panginoon sa kanyang panawagan na mapanibago ang mga nagkakamali at nagkasala. Tayong lahat na naririto, madalas siguro kayo yung mga palasimba. Subalit marami yung matagal nang hindi rin nagsisimba. Matagal nang malayo sa ating Pong Jesus Nazareno. Sa iba't ibang dahilan, marami sa panahon natin ngayon rin yung ayaw nang pumunta man lang ng simbahan. Baka pwedeng maging bahagi natin yan. Hindi ng paghuhusga sa kanila, kundi ng ating pagpaparamdam na tayo'y nagmamalasakit sa kapakanan nila. Sapagkat kung hindi rin sila magbabalik sa Panginoon, sayang naman yung biyaya na inihahanda ng Panginoon para sa kanila. Kaya nga sinasabi ng Panginoong Jesus sa pamagitan ng kanyang pangangaral sa kanyang mga alagad na ang bawat isa ay dapat maging responsable para sa kapakanan ng kapwa. Pwede mo kasing sabihin na, basta ako, nagsisimba ako. Basta ako, nandito ako lagi, nangungumpisal ako. Basta ako, nangungumunyon ako. Kung ano yung ginagawa nila, bahala na sila sa buhay nila. Hindi ganyan ang Kristiyanong pamamaraan. Si San Maximilian Kolbe, kung pinakailaman niya lang ang sarili niya, kung interest niya lang, hindi siya itinanghal bilang santo. Subalit, nakialam siya. At sa pamagitan nun, naipahamak niya yung sarili niya. Subalit, sa pagkapahamak na yon, nagpatotoo siya sa Pong Jesus Nazareno. Kaya itinatanghal natin siya sa araw na ito upang maging halimbawa natin ng pagbibigay ng ating sarili at pagmamahal sa kapwa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sinabi ni Jesus sa atin, kung dito sa lupa ay may dalawa sa inyong nagkakaisang humingi ng anuman, gagawin nito para sa kanila ng aking amang nasa langit. Kaya manalangin tayo ng sama-sama. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga miyembro ng simbahan, naway maging malapit ang kalooban sa isa't isa at mamuhay sa kapayapaan at pagkakasunduan, manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway igalang ang karapatan ng bawat tao at iwaksi ang pag-uusig at pananakit, manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Tayo naway makapagsalita ng katotohanan ng may katatagan at pagmamahal at tanggapin ang anumang pagtatama ng iba ng may kagandahang loob, manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga may sakit, matatanda at ang mga nakaratay na sa kanilang tahanan, naway makita nila ang kaginhawaan at kasiyahan sa kagandahang loob ng mga nag-aaruga sa kanila, manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga yumao,
Naway maging malinis ang budhi at maihanda sa walang hanggang pakikiisa kay Kristo. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ama naming nasa langit, kapiling namin ang iyong anak. Hinihiling namin na tulungan mo kaming manalig sa kabutihan ng bawat tao at maging mahinahon kami sa isa't isa tulad ng pagiging mabuti mo sa amin. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at ala na iyong kaloob upang unitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y matiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. At manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ng mga alay sa iyo, kami ay napapagkumbaba sa pagdalangin upang alinsunod sa halimbawa ni San Maximiliano Maria, mahubog na kami sa pag-aalay ng aming buhay sa iyong kamahalan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Maximiliano Maria Kolbe ay parangalan, siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya ay mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog
para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi na lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa na mga apostol, ni San Maximilian Maria Kolbe at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kabiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban na kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol,
kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng tanda ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang tiging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Et fidete quoniam suavis est Dominus. Beatus vir qui sperat, qui sperat in eo. Come to me, all you that labor, all you that labor and are burdened, and I will give you rest, and I will give you rest, says the Lord. Usnate et videte, quoniam suavis est Dominus. Beatus vir qui sperat, qui sperat in eo. I will bless the Lord at all times. His praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the Lord. The lowly will hear me glad. Ustate et videte, quoniam suavis est Dominus.
Beatus vir qui sperat, qui sperat in eo. Announcement. Kasalukuyan po tayong nagdiriwang ng mga misa nobenaryo sa karangalan ng Nuestra Señora de la Buena Hora tuwing alas 12:15 ng tanghali. Sa darating na 15 ng Agosto, bukas, sa ganap na alas 5 ng hapon, ay gaganapin ang maringal na misa sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng Mahal na Birheng Maria at sa karangalan ng Nuestra Señora de la Buena Hora. Ito po ay susundan ng posisyon. Inaanyayahan po ang lahat na dumalo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kami nagsusumamo upang pakundangan sa aming pakikinabang sa iyong katawan at dugo, aming makamtan ang maalab na pagmamahal na tinanggap ni San Maximiliano Maria Kolbe sa piging na banal. Hari naming nabubuhay kasama ng Ama at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang mga kailingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nilang pangako nila noon sa binyag na ikay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin, pinipintuho alamin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati alamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, karanal pa namin.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati namin.